Hello everyone! Masayang buhay! Welcome to Pagkaing Rapsa! Ngayon ay magluluto tayo ng suwam na mais na pwede nating kainin as ulam or pwede rin namang appetizer or soup bago tayo kumain. And actually ito po ay isa sa mga ulam na nakalakihan ko. And ito ay hinahaluan namin karaniwan ng karne at iba't ibang gulay. Pero this time, ito ay magsisilbing soup lang. Kaya paano ba natin ito gagawin? Let's start! So ang una nating ginagawa ay nilalamas natin yung ating mais. So etong mais na to ay lagkitan, kulay puti. Pwede kayong gumamit ng mais na sweet corn, yung kulay dilaw. Pero yun kasi ay manamis na miss at hindi namin nakagawi ang magluto nun kapag soup or tawag dito ulam. And then, ayun na nga, nilalamas natin siya para mas lumapot pa siya mamaya sa ating pagluluto. Kasi ang iniwasan natin dito yung butil-butil yung mais. Ngayon, sa paghihiwa pala nung ating mais, pwede kayong gumamit ng kutsilyo or pwedeng peeler lang. Ngayon ay ready na tayo. Igigisa na natin ito sa ating bawang at sibuyas. Make sure na papulahin lang natin yung ating bawang. And kung ayaw nyo palang mag-isa kasi ayaw nyo ng mamantika sa inyo pagkain, pwedeng parang pabulang lang style. Parang pagsasama-samahin nyo lang lahat yung mais together with the veggie na gusto ninyo or other seasoning. Papakuluan nyo lang yun hanggang sa lumapot and then that's it. Pwede na siyang i-serve. Pero ako, mas gusto ko kasi yung lasa ng ginigisa muna yung bawang at sibuyas. Alam niyo po ba itong mais na to ay 6 na piraso lang pero mamaya makikita niyo na sobrang daming magagawa dun sa 6 na pirasong mais na lagkitan. At the same time, ito kasi nga ay lumalapot kaya lalo siyang dadami mamaya. So antayin lang natin na medyo mag-isa ng konti yung ating mais and then mamaya itatransfer natin ito sa isang pot kasi maglalagay tayo ng tubig. Titimplahan din natin ito ng konting asin. Konti lang muna, mamaya na tayo magdadagdag pa ng asin kung kinakailangan. At kapag medyo maluto-luto na yung ating mais, maglalagay na tayo dito ng konting tubig. At saka natin ito isasalin sa ating pot. Ngayon, kung wala talaga kayong nabiling puting mais, pwede din naman yung sweet corn, yung dilaw na mais, pero hindi siya malagkit or hindi siya lalapot sa iyong recipe. Kaya ang gagawin mo, pwede kang magdagdag dyan ng mga pampalapot katulad ng cornstarch. Ngayon ay sinalin lang natin dito sa ating pot yung ating mais. Nilagyan natin ito ng tubig.
So, yung tubig na ilalagay ninyo, depende yan sa inyo. Kung gusto ninyo ng mas malapot, kakauntian nyo lang, babawasan nyo yung tubig. Pero kung gusto ninyo na malabnaw-labnaw, ay dadamihan nyo naman yung tubig. So, sa atin, gusto natin yung medyo tama lang. At ito na nga ang ating star ingredient. Ang magpapasarap ng ating corn soup ay ang ating Knorr crab and corn. Pero pwede kayong gumamit dyan ng ibang seasoning, bahala kayo. Pero I do suggest, I highly recommend itong Knorr crab and corn. Hindi po ito endorsement, pero sadyang proven ko na to. Sobrang rapsa na itong crab and corn. And make sure lang na i-dissolve nyo muna siya sa tubig or sa mainit na tubig bago nyo siya ilagay para madali siyang matunaw dito sa ating niluluto. And continue lang natin yung ating paghahalo hanggang sa fully maluto na yung ating mais. And yung ating apoy ay dapat katamtaman lang, huwag masyadong malakas. Next ay naglagay pa tayo dito ng konting asin kasi medyo matabang at dahil nga naglagay pa tayo dito ng additional water. Ano nga ba ang swam o sinuam? According sa ating paring Google, ang swam o sinuam ay isang putahing Pilipino na may impluwensyang Chino na kung saan ginigisa ang isda, karne, itlog, sabawang luya, kumukulong tubig at katas ng bigas. Pero sa atin, imbis na bigas, ito ay ginamitan natin ng katas ng mais. So, iba-iba po tayo ng pagluluto ng swam na mais. Ngayon ay pwede nyo itong lagyan ng iba't ibang gulay katulad ng gulay or talbos ng ampalaya, sili, malunggay. Pero sa atin, ang ginamit natin ay sitaw, kahit anong gulay lang. Pero ito lang kasi talaga yung request ng tatay ko, ilagay niya daw or ilagay ko daw yung inani niyang sitaw. So ayan, pinagbagyan natin siya kasi siya naman nagtanim niyan. And kung gusto nyo pa nga nalagyan siya ng protein katulad ng hipon or konting karne ng baboy, pwede rin naman. Pero hindi na tayo naglagay kasi nga ito ay magsisilbing soup lang naman natin sa ating meal mamaya. Ayan, so papalupotin pa natin ito. At kung gusto niyo para mas lumapot pa yung inyong sabaw, pwede kayong magbati dito ng kahit isang itlog lang para mas malapot at mas malasa pa yung ating soup. And just like that, our swam na mais, pwede ring tawagin corn soup, 100% pagkaing rapsa. Thank you very much for watching and always happy cooking and stay healthy! Thank you.